Nagbabalik po ang respondent. Kasama natin ngayon si Dominic Soto, ang Regional Dengue Coordinator ng Department of Health, NCR. Magandang gabi sa inyo, sir. Magandang gabi. Una sa lahat, may chance sa babang masugpo itong dengue sa panahon ngayon na talaga namang laganap na, alam na marami ang tungkol sa dengue. Tulog, may chance sa baba nung para masugpo ito? Actually, malaki naman yung chance natin na masugpo natin yung dengue. One is kung gagawin lang natin yung ating mga yung tinuturo sa atin ating mga health workers sa ating community. Okay. Yun nga yung sinasabi natin na 4S. Yun natin yung una, yung search and destroy, which lilinisin natin yung mga breeding sites kumbaga ng mga lamok. Na kahit sa kumbaga kahit sa Tansan, oo. Pwedeng mabuhay ang lamok diyan. Oh, dahil nga yun nga based on studies po yun na kahit kasi nangingitlog po ang ating mga ang babaeng lamok sa malinis na tubig na stagnant water. No? So kahit sa Tansan pa yan. Kahit sa talagang Tansan. Possible talagang mag-breed. And if I'm not mistaken, sa Tansan yun, 4 itlog ng lamok ang maaari mabuhay doon. Actually, yun nga, 60 actually sa normal na kondisyon ng pagingitlog ng isang lamok, 60 to 100. O, kita nyo na? Oo, 60 to 100 po yung nangingitlog. Na po. Yes, di ba? Ganun kataas. So, kumbaga, malaki pa rin yung chance na talagang maka-apekto to sa komunidad. Ayun. Natin. So, search and destroy lahat ng mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok. Yes. Kailangan alisin natin yung mga stagnant water. Yes. Yung sa mga alulod. Kasi yun yung nakakaligtaan eh. Yung mga nasa alulod. Kasi matataas na lugar yun eh. No? And of course, yung sa refrigerator, simpleng sa refrigerator na lang yung pag nagde-defrost tayo, 'di ba? Yung saluhan ng tubig doon, doon ka nakakaligtaan, saka sa mga dishwashing na lalagyan ng pinggan. Ayun. 'Yon. Kumbaga parang nandoon yung mga breeding sites ng lamok natin sa bahay pa lang ha. Ayun. Sa bahay pa lang. Mm-hmm. So hindi pa kasama doon yung mga nasa labas naman natin na sa kapaligiran naman natin tulad ng mga halaman, yung mga plant axils, ayan, kumbaga yung mga vermilion, mga halaman na talagang nagka-catch ng tubig, ang tendency nagiging breeding site po ng lamok yon. Na natural breeding site po. So yon, yun po yung ano natin. So search and destroy yung una, search muna. Search. Buksain natin yung linisin natin yung maaring pamugaran ng lamok. Ano pa isang S? Yung pangalawang S naman po is yung seek early consultation. Seek early consultation. Yes. Kumbaga, yan po yung once na makaramdam na po tayo ng yung ating mga anak, for example, kasi matataas po yung kaso natin, especially sa mga bata po ngayon, lalo na pasukan. Yan, oo nga naman. June po ngayon. Kaya nga po yung ating Dengue Awareness Month po ngayon is June. Dahil po ang dengue ay nakaka-apekto po sa nila yung mga karamihan po mga bata po yung mga nagkakaroon ng dengue. No, so once na yung anak po natin or yung bata po natin sa bahay is nilalagnat na po ng mahigit sa 2 araw na po. Wag na po nating wag na po tayong mag home remedy kumbaga. Kumbaga kung kaya pwede na po natin dalhin sa malapit na health center or pagamutan. Hospital pagamutan, mas maganda po yun dahil at least mas matututukan natin ng mga doctor po or ng nurses po natin yung ating mga anak. Ayan. Kumbaga ma-detect po nang maaga. Ayun. So seek early consultation. Ano pang pangatlo? Ang pangatlo po is yung ating self-protection measures po. Ayan. Kumbaga yung sinasabi natin na once na pupasok po sa school, kung kaya po nating magsuot ng pantalon sa eskwelahan or sa kahit saang lugar po. Okay. Mahabang damit po na long sleeves para po sa mga bata, mas maganda po 'yon kasi mas hindi po nakakagat yung lamok sa mga parte na lalo doon sa exposed area na medyo kumbaga para masyado malamok talaga pagtingnan pa lang. Yes po. Kaya dapat as much as possible yung mga anak natin o kahit na tayo magsuot ng mahabang damit. Yes. Para maiwasan. At saka ano yung pinakapangapat natin? Yung pang-apat po is yung actually say yes to fogging po or yes to fogging during outbreaks or during mayroon pong hotspot or clustering of cases po. Kumbaga sinasabi po natin mayroon pong sa isang particular na barangay, sa isang komunidad, mayroon pong 3 mahigit pang kaso. Ayun. Na nakikita po sa isang lugar. Pero sabi nila kasi kung fogging, parang tinatabuyo mo lang yung mga lamok eh. Opo. At hindi naman talaga namamatay. Anong sagot ng DOH? Siguro po ang tama pong term pala is correct fogging po. Correct fogging. Mayroon pong tamang paraan para po
mag-apply or i-apply po ang ating mga fogging po sa ating lugar. Meron po tayong mga trained na mga sprayman for ano po atin mga certified pesticide applicator po natin na talagang trained po sila for that specific purpose po na pagpatay po ng mga lamok na mga adult mosquito po natin. Opo. Kasi meron din po tayo, di ba, sa life cycle po ng lamok, meron din po tayong larva. So yes, yun, pinapatay din po natin yun sa pamamagitan po ng mga paglagay po ng larvicide po. Pero mas maganda pa rin po, pinaka-effective po yung sinabi ko po kanina, yung search and destroy po natin. Tama. No?